Yes, good morning, Jeff, and to your televiewers. Doc, medyo nakagulat yung 40 plus po na health workers na nagpositibo. Kamusta na po sila at kamusta na rin po yung sitwasyon sa inyong ospital? Sir, let me clarify po, no, yung 43 COVID positive, nung August pa po yun. As I checked yesterday, September 13, there's a total of 93 COVID healthcare workers na po. 93 so, po? Po, as of September 13. So, 63 nung August and additional 30 for September. Active cases po lahat ito, Doc? Yes, so those are active cases. But let me tell you that it doesn't include those that were also quarantined pa. Because they had close contact with these positive healthcare workers, which means we're really dwindling and down to capacity. That's the declaration of full capacity po. Ilang porsyento po, Doc, itong 93 na positive po ninyo plus yung mga na-expose po, ilang porsyento po ng inyong manpower o workforce ang hindi po nakakapagtrabaho po ngayon? Let's say we're down to half already, and our declaration for full capacity is in relation to the capability already of the workforce. Kasi napapansin na nga namin na yung binalita namin noon, yung sinabi mo na nasa parking lot na yung mga pasyente, sacrificed na po ang quality healthcare. And we admit there are some complicated cases that don't make it anymore. So it's just fair enough that we declare full capacity. Also, sir, we noticed na ang dami ng ambulance nakapark around our hospital from far away places like Laguna, Batangas, Bulacan. And para malaman na rin po nila na wag na po sila mag-aksayang panahon na pumunta sa paggamutan because madidisappoint lang sila, full capacity na po kami. Opo. So ngayon po, Doc, sa punto pong ito, kamusta po yung mga health workers natin na nananatili pa rin po na nasa serbisyo po ngayon? Yun nga po, since kalahati na lang po sila, the only way we can support them and medyo itaas ang moral nila is to also balance the number of patients that they're handling. But let me qualify the full capacity. Yung pong full capacity, we still address emergency cases, also life-threatening cases, also those that were scheduled for cesarean section and imminent deliveries, we still accommodate them. We still also accommodate vehicular accidents that are brought in. And I think we just have to balance the number of healthcare workers and the patients. Doc, ito pong mga healthcare workers po ninyo ay mga bakunado po at nagkaroon lang po ng breakthrough infection. Paano po nangyari yung mga hawaan? Sa ospital po ba o sa nagkaroon po ng community transmission sa kanilang mga bahay? Oh, that's right po. First, bakunado po lahat ng nasa ospital. We made sure that we're 100% vaccinated. Yung mga tama po yun, baka nagka-breakthrough infection. I cannot fully say that they're coming from the hospital po. No? Meron pong mga doctor at nurses na assigned talaga sa COVID area na na-positive. Subalit meron din po mga cases na inaamin nila na nakuha lang nila sa asawa nila, sa anak, sa labas na malengke, and all that. I think it's a combination of all of it. Opo. In terms of supply naman po, Doc, kamusta po ang inyong mga supply, yung mga oxygen po, yung mga gamot, gaya ng mga remdesivir at tocilizumab? Yes, first of all, I'd like to tell you that the paggamutan is fully financed and supported by the local government. And the local government, as I see, has done all their best. First of all,
they have built several isolation, they have provided several isolation facilities, the latest of which was built. It can house more than 150 mild cases. And guess what? Together with the isolation facility, Das Marinas will now have their own molecular lab. It's in the offing very soon. And we have a crematorium. Hindi na rin problema yon. And therefore, the supplies, the PPE and everything is also complete. And that boosts the morale of the healthcare workers. Remdesivir po has also been purchased by the hospital para hindi na rin po nahihirapan maghanap ang pasyente. Pagka po indigent, we give the remdesivir for free. Opo. Doc, yung mga COVID patients po ngayon ninyo, nasa ilan po yung bilang? Na naka-admit? Opo. Tama po ba? Ang naka-admit po ngayon ay mga around, let's say around 30 yung active cases. Yung iba po, they remain probable or suspect. Opo. In terms of ito po, in comparison po sa mga nakalipas na linggo, ano po yung nakikita po ninyong trend? Same pa rin po, pataas, pababa yung bilang po ng mga dumudulog po sa inyo na probable COVID cases? Well, it is in my hope na at least man lang the same. Pero September 13 lang po ay nasa 30 plus na tayo. So it could be still, there could still be an upward trend. Opo, sana nga po ay bumaba na po itong mga numero natin. Doc, may mensahe po ba kayo sa publiko na lang po patungkol po sa inyong pagamutan? Yes po. Actually, yung na-declare na full capacity, I think, might, in my own opinion only, make them more careful to safety protocols. Kasi ngayon, alam nila, wala na silang matatakbuhan. So, they better be on their toes, wearing their masks, follow rules. Kasi mahihirapan sila pag sila ay nagkasakit. So mga kababayan, please follow safety protocols na lang po. Tulungan natin ang mga sarili natin dahil full blast na po ang pagtulong sa inyo ng local government at ng pagamutan.